Ang Gulos Hosting ay nag-offer ng napakamurang NAT-VPS sa halagang 100 pesos per year. Now, ano ang NAT-VPS? Sa madaling salita, ang NAT-VPS ay isang computer na mayroong shared IP address. Ang magandang halimbawa dito ay meron kang laptop or computer na nakakonect sa PLDT, Globe or Converge na router. Meron itong internal IP address na tulad sa nakikita nyo, 192.168.202.87. Ngayon, meron lang itong public IP address na makikita mo sa iCanHasIP.com o sa iba pang paghanap ng public IP address na website. Halimbawa ay 112.198.127.131. So parang ganito lang yung in-offer ng Gulos Hosting. Ang pinakamurang plan na mapipili mo ay yung ng 100 per year. Meron lang itong 128 MB RAM, 3GB na disk space at 20 ports na sila ang mag-a-assign sa'yo. Kaya hindi ka makakapili kung port 80, 443, or iba pang ports. Basahin nyo na lang yung terms and conditions at privacy policy para mas makita nyo kung ano yung mga pwedeng gawin at yung mga bawal gawin. So sa video na ito, gagawa tayo ng OpenVPN server gamit yung NATVPS. Pero bumili muna tayo ng isang server mula sa Gulos Hosting. So tara, umorder na tayo. So pipili ka ng server location. Diyan sa example kung pinili ko yung France. Tapos ang operating system na pinili ko ay kung saan ka mas komportable. Pero yung sa akin, Debian 10 lang. Kasi yung end of life na yung CentOS 8 at saka yung Ubuntu 18.04. Sa location, pinili ko na lang dyan sa example yung France. Pero still, kasama siya sa port in ICE. So basahin nyo na lang sa internet kung bakit hindi recommended yung VPN sa port in ICE. Kasi sa privacy syempre. Tapos yung latency naman, mas maganda sana kung sa Singapore or sa Asia din malapit yung VPS natin. Kasi mas mababa ang latency. Pero sa Gulo, wala silang in-offer sa Asia. Sa voucher naman, meron din dyan. Hintayin nyo na lang i-type ko yung voucher. Valid pa naman siya. So, pag may voucher kayo, dyan yung magiging halos 100 pesos lang yung babayaran nyo. Per year na yan. Paano bayaran yung order? Pwede mo siyang bayaran through PayPal. So, sa PayPal naman, pwede mo na may connect yung GCash account mo or PayMaya account doon. Tapos, malagay yung voucher at makapili ng server, gagawa ka na ng account ngayon. Then, after nang pipili ka ng payment method, so, piliin nga yung PayPal. Then, mag-login ka sa PayPal para mabayaran mo siya. Tapos, noon, mag-login ka sa Gulos Hosting uli. Tapos, makikita mo doon, hindi pa activated yung service. So, maghintay ka ng mga ilang minuto bago nila ma-activate yung service mo. So, puntahan mo muna yung knowledge base kasi doon mo makikita yung mga useful information tungkol sa server. Nandun yung IP calculator at saka yung external IP address says nila. Sa calculator, doon mo makikita yung mga ports na na-assign sa'yo, kung paano mo i-access yung server mo, SSH port, at saka yung external IP address nga. After ilang minutes, ma-activate na yung VPS mo, then puntahan mo agad yung control panel, nasa email yung link. Then enable mo yung TanTap, then click mo yung reboot. After nun, mag-SSH ka sa server, then execute mo yung update para ma-update yung packages, list, then upgrade para ma-upgrade yung mga mismong system packages. Ngayon, mag-install ka ng mga apps na kailangan mo na gagamitin, pero still, mas maganda kung konti lang ang install mo. So yung sa akin, install ko lang yung Cron kasi para yun dun sa status page, then yung mga ibang utilities, curl, wget, na kailangan para sa pag-install ng VPN. Copy-paste mo lang yung mga command dun sa GitHub at enter mo lang. Dun sa first na tanong yung IP address, automatic naman yung ma-detect yun kaya hindi mo na kailangan gawin ng kahit ano. Enter lang and enter. Then yung port number, piliin mo yung nandun sa range ng port na binigay sa'yo ng VPS provider. Yung DNS, ikaw na rin mamimili dito. Pwede mong gamitin yung Cloudflare, Quad9, at iba pa. Ikaw na lang mag-search kung ano yung mas maganda sa'yo. Usually, default lang naman yung configuration nito. At sinundan ko lang naman yung sa PDF kanina. Ngayon, yung client name, ikaw bahala. Pwedeng i-computer 1, computer 2. Pwede rin lagyan ng password yon. Pero mas maganda kung meron nga kasi pag may nakakuha ng file, ilalagay pa lang yung password. Pero sa example na to, hindi ko na nilagay yung password. So ngayon, kuhanin natin yung generated configuration, mag-SFTP ka lang sa server, at i-execute yung command na nasa screen. Ngayon, kailangan naka-install din yung OpenVPN client sa system mo. Ay, dito nga pala, may error dun sa installation ng OpenVPN.
is IP tables. Kaya medyo natagal yung setup. So dito, in-start ko lang yung VPN, pero yun pala hindi siya gagana kasi hindi nakaset yung IP tables. So dyan, kunanin ko na yung client sa server. So mamaya makikita nyo, hindi pala gumagana yung internet. So ito yung mismong service na nagka-error. Yung bash script. Kailangan pala dyan nakalaga IP tables dash legacy. So pati para yung RM script din, hindi ko pala na-edit. So edit nyo na lang, lagyan nyo na lang IP tables dash legacy para gumana yung script. After ma-edit yung script, kailangan mo na execute ngayon or restart yung service na nag-failed kanina. So gamit yung nano, control X then Y para ma-save yung file. Yan yung command para ma-start yung kaninang nag-failed na service. Then to check kung na-apply nga yung IP tables rules na yun, ayan. Now, try natin i-restart ulit yung VPN. Now, yung ping, makikita mo, bab, tataas kasi malayo ako sa location ng pinili kong server. So, check natin yung speed test ngayon. Since naka-wifi ako, mas mabagal siya kaysa sa nakasaksak talaga sa LAN internet. So, ayan yung latency. So, mataas siya. Para sa DNS check, kung na-apply yung pinili kong DNS, pwede mo i-check kung may leaks. So, yan. Tama naman yung DNS na select ko. So, wala tayong DNS leak. So, hanggang doon lang muna yung video. At salamat sa panonood. So, yung WireGuard din pala ay hindi supported sa OpenVC. Pero meron ata ibang paraan. Pero ngayon, wala na akong oras para i-try yun.